Okay, so nasa first chapter tayo ngayon ng accounting for special transactions, which is yung home office and branch accounting. So, introduction na po, home office and branch accounting, ganito no, ang pinaka-idea natin na for home office and branch. Hindi siya same ng, alam natin no, sa business combination, na di ba pinaka-idea natin no, for business combination, parent and subsidiary. Okay, acquirer and the acquiree. Acquired company and the acquiring company. So, separate entity sila sa umpisa, no? Sa business combination. At nagkakaroon tayo ng acquisition, no? Pwede siyang acquisition of net assets or acquisition of stock. Pag nagkaroon acquisition of stock, sa dulo, nagkakaroon tayo ng consolidation of financial statements. Dito kay home office saka kay branch, no, ang kwento dito, si home office ay siya pa rin naman ang talagang owner no, ng branch natin. Okay, syempre, si home office, no, pag lumalaki na yung company natin, nagkakaroon siya ng plano rin ng expansion no, na, ng business niya. No, nagkakaroon ng expansion of operation. Kaya kung for example, ang company natin ay nag-ooperate sa Manila, no, sa umpisa, eh, palaki ng palaking business, kailangan niya na magtayo ng mga branches. Naisipan niya magtayo sa Caloocan, no, for example. Eh, yun ang mangyayari ngayon, no? Siya pa rin ang may-ari ng branch na yan at si branch ay magkakaroon ng sariling operation. At magtagro siya ng sariling operation niya, syempre kailangan niya magkaroon ng sariling set of books and mag-maintain no o gumawa mag-prepare ng sariling financial statements. Bakit? Kasi yung home office natin nasa Manila, ang branch nasa Caloocan, hindi naman pwede na lahat ng operation na gagawin ni branch ay i-re-record pa rin ni home office sa books niya. So ideally class no, para maiwasan natin yung inconvenience no, sa part ng home office, si branch ay nag-maintain ng sarili niyang records, nag-maintain o nag-gumagawa ng sariling financial statements. Pero pinaka-idea natin dito class, si home office and branch ay isang company lang yan. Sa umpisa, si branch gagawa ng sariling record, gagawa ng sariling financial statement. Pero dahil isang company lang, dalawang yung class, no, at si owner, gusto niya malaman yung combined, no? Combined income, combined assets, combined liability and equity ni na home office and branch. Gagawa tayo dyan class ng tinatawag na combined financial statements. Pero dahil ang tingin natin sa dalawang company na to ay isang entity lang, no? Bago sila gumawa ng combined financial statements, gagawa lang tayo dito ng working paper elimination entries. Okay, working paper elimination entries para at least, no, isipin muna natin, i-adjust muna, no, yung mga dapat i-adjust. Yung concept natin dito, class, to, parang dun sa consolidation of financial statement. Okay? Hindi lang natin siya pwedeng tawagin na consolidated financial statement kasi ang term na consolidated financial statement ay para lang dun sa parent and subsidiary. Pagdating sa home office and branch accounting, ang term na gagamitin natin dito ay yung combined financial statements. Pagsasamay natin yung asset, pagsasamay natin mga liability, pagsasamay natin mga equity accounts. No? Pero bago yon hindi natin masyap basta-basta i-add lang. Okay? I-add, deduction ng mga accounts, mga gano'n, kung ano mang gagawin dyan. So, dapat muna natin i-consider yung mga tinatawag natin na elimination entries, no? Especially para doon sa mga tinatawag natin ng mga intercompany accounts. Okay? Yung mga reciprocal accounts, no? Na mamaya i-discuss natin. So, the branches of an enterprise are not separate legal entities, no? Eto yung side ko kanina. Ang may-ari niya, tandaan nyo, si home office pa rin. They are separate economic and accounting entities whose special features necessitate accounting procedures tailored for those features, such as the reciprocal accounts. Okay, class na, binigyan ko na kayo ng konting idea. Ang ma-encounter nyo dito na reciprocal accounts, yung apat. Yung apat, no? Siguro, kung nagbasa na kayo dyan, yung apat na ma-encounter natin dito, yung mga investment in branch, home office account, shipment to branch, and shipment from home office. Anyway, class, mamaya, babalikan natin yan. On the other hand, the sales agencies also not a separate business entity. So, mamaya, no, class, kunin natin yung differences na between sales agency and
branch. Okay? Pero yung dalawang yan, sales agency and branch, eh, ulitin ko lang, no? Hindi sila separate business entities kay home office. Lahat yan ay under kay home office. Meron lang difference, no? Between sales agency and branch. At pagdating sa accounting, no? Siyempre, mas detalyado, mas komplikado yung accounting natin kay branch. Kasi nga, si branch ay parang lumalabas na separate entity na yan. Sabihin ko, parang kanina sinabi ko, no? Pagdating kay branch, meron yan sariling, parang may sariling operation yan, pero ang operation ni branch, no? Eh parang separate entity na siya. Hindi kagaya sales agency na parang masyado siyang nagre-rely, no? Umaasa kay home office pa rin. Si sales agency, no? Sa pangalan pa lang kasi niya, nabigyan ko na ako ng konting idea, tinawag sa sales agency kasi sales agent lang talaga siya. Okay? Parang nagdi-display lang yan o eto yung mga paninda ni home office. Parang extension lang siya ng, ano, ng sales, ng store, no? Ng store ni home office. Magdi-display lang yan ng merchandise. At pag merong umorder, no? Ang gagawin ay ipupukol lang din niya, no? Ipapasa lang din niya o itatawag kay home office. Sabihin niya na, eto si customer A, gusto umorder ng gato merchandise. At yun na. Ang merchandise o yung inventory ay manggagaling pa rin kay home office. Ang hinahawakan yan ng talaga ng inventory dyan, no, sa sales agency, ay yung samples, no, yung samples lang. Okay? Yun lang nangyari doon, hindi kagaya kay branch, ay talagang halos, o parang independent entity na siya. Kaya mas komplikado, no? Komplikado yung magiging accounting natin compared kay sales agency. Okay? So, anyway, class to mamaya, babalikan pa rin natin yan. Yung parang pinaka-summary natin, no? For the differences between the sales agency and the branch. In this type of business setup, one location referred as the home office is usually the base of operations wherein branches and agencies are maintained on different business locations depending on the function and mode of operation. Ito na, no? Ito na yung differences na between sales agency and the branch. So, ano-ano ba itong mga function, no? O yung mga, ano ni sales agency? Okay, number one. Sales agency usually carries a line of samples or displays merchandise but does not carry stocks of it. Sabi nga kanina, tinawag na sales agency ang class kasi nga sales agent lang talaga ang role nito. Ang mangyari, si home office class, no, si home office for sales agency, magbibigay lang siya ng tinatawag na samples, no? Or displays of merchandise. Sa mangyari, syempre, dahil sa display na yan, may lalapit na customer. Once na may lumapit na customer, tatawagan lang ni sales agency si home office para sa order na yon. Okay? Hindi siya nagme-maintain ng sarili niyang merchandise, no? Wala siyang sariling inventory. Unlike kay branch, syempre, sabihin na natin, ulitin ko lang, parang separate entity na yan. Branch carry stocks of merchandise, no? At saan magagaling merchandise na yan? Which may be obtained, no? Which may be obtained solely from the home office or a portion may be obtained from outside suppliers. Hindi lang ganito, ah. Hindi porque under siya ni home office, si branch ay laging aasa na lang ng merchandise from home office. Hindi, sabi nga natin kanina eh, parang separate entity na yan eh. Pwede siyang kumuha ng merchandise from home office, pwede siyang kumuha ng merchandise from outside supplier. Okay? At ito nga class, no? Ang merchandise purchase from outside supplier, wala tayong nagiging problema dyan. Parang normal na recording lang yan. Later, no, sa topic na to, magkakaroon tayo ng konting problema, no? Pagdating doon sa mga merchandise acquired from the home office. Kasi si home office class, no? Kahit na alam niyang sa kanya yung branch na yan, nagkakaroon minsan ng markup, no? Markup doon sa mga tinag-transfer niya merchandise papunta kay branch. Pwede kasi i-transfer yan eh, na based on cost. Pwede i-transfer na based on
build price. Pag sinabing build price, cost of merchandise plus markup, no? Include lang natin markup doon. At alam naman natin, class, dahil parang isang entity lang tingin natin dyan, na single entity lang, si Humovision Branch. Lahat ng mga tinatawag natin na unrealized markup, no? Yung markup doon sa mga transferred merchandise from home office to branch, eh dapat talagang ini-eliminate yan. Okay? So, ganun na. Kasi pag hindi mo ini-eliminate yan, tinubuan mo yung sarili mo. Nagkaroon ka ng tinatawag na overstatement of merchandise. Tama, di ba? Kakancelin mo yung merchandise from home office, ililipat mo naman kay branch, pero mas mataas na yung cost. Dinagdagan mo na kasi ng markup. Okay? Okay lang yan. Walang problema na magkaroon ng markup yan basta ang merchandise na transfer from home office to branch ay maibibenta kay outside customer. Yun ang tinatawag natin na realized profit. Hanggang di pa na bibenta sa labas yan, walang karapatan na i-recognize yung tinatawag nga natin na unrealized profit doon sa transferred merchandise. Okay? Medyo nag-move na tayo, no? Sa mga dapat natin discuss mamaya pa, no? Pero mas maganda na mayroon na kagad tayong konting idea dyan. Ulitin ko lang, for sales agency, no? A sales agency does not carry its own stock of merchandise, no? While the branch carries stocks of merchandise, no? That can be obtained, no? From the home office or from an outside supplier. Okay? So next, for sales agency, orders are taken from customers and sent to the home office for approval of credit. Ito yung sabi natin kanina. Hawak niya lang ay samples or display of merchandise, pero wala siyang sariling inventory. No? Pan-display lang talagang hawak niya. Basta pag umorder, yun na. No? Itatawag niya lang kay home office yan. At si home office din bahala mag-deliver. No? Agent lang talaga siya. No? Home office then ships the merchandise directly to the customers. No? Magkakadugtong lang yan. Customers remit payments to the home office directly. No? Hindi yan pwede kay sales agency. Tandaan niya. Kasi ang hawak lang talaga na pera o fund ni sales agency ay yung tinatawag natin na ito yun. Working fund. No? A working fund of sales agency expenses is provided by the home office and replenishment exhausted. No? Working fund yan. Working fund for sales agency expenses. Ang trabaho ni sales agency ay maging agent lang. I-display ang merchandise, kumolekta ng mga order, at yung mga order ay itawag lang kay home office. Pero syempre, dahil ganyan, no? May trabaho siya na para sabihin na natin, parang sariling tindahan lang, no? Okay, sales agency, kailangan niya rin ng operate, ng fund, no, para mag-operate. At yung tawag natin sa fund na yun, yung tawag natin na working fund. At isipin nyo, class, yung working fund na sinasabi natin for sales agency ay same lang din, no, na magiging accounting natin o naging accounting natin, no, sa petty cash fund. Kaya nga na-encounter natin dito, class, na replenished when exhausted. Di ba? Ang ginagawa natin kasi doon, no, sa petty cash fund, sa impress system yan, eh. Alam naman natin impress system. Okay? Pag mga petty expenses, eh, impractical na, no, mag-issue pa tayo ng mga check. Eh. Yung ginagawa natin ay nag-establish tayo ng petty cash fund para sa mga petty expenses. Ire-record lang muna yan. So, ibig sabihin, sa time na ma-incur natin yung expense, no? Sa mga petty expense, wala pa talaga tayong magiging formal na journal entry doon. I-record lang natin yung mga expenses once na mag-replenish na tayo ng working fund or petty cash fund. No? Yan ang ginagawa natin dati. Ganun din ang gagawin natin dito ngayon. Kukolektahin muna natin. Kukolektahin muna natin. Isusulat natin yan. Siyempre, kada gamit natin ng working fund, kada gamit natin ng petty cash fund doon, gumagamit tayong tinatawag na petty cash voucher. At pag naipon ni mga petty cash voucher na yun, attachment lang yung mga resibo, yung mga kung ano mang pinaggamitan na petty cash fund, eh, doon na natin, no? Doon na natin malalaman kung magkano yung total expenses, no? Or total disbursement na ginamit natin, no? Na galing doon sa petty cash fund.
Kung ang petty cash fund or working fund ay 20,000 pesos sa umpisa at ginamit na natin ay 19,000, syempre kailangan mo ng palitan yan. Tama ba? So ulitin ko lang. So umpisa, nagkaroon ka ng petty cash fund or working fund of 20,000, tapos nakaka 19,000 ka na, nakita mo 1,000 lang natitira, syempre kailangan mo ng i-replenish yan. No? I-replenish, lagyan mo ulit ng pondo. Gawin mo ulit 20,000 for example. So para maging 20,000 ulit yan, yung 19,000 ay dapat i-replenish mo yan. Okay? Syempre, nakita mo na 19,000 ginamit, meron kang attachment dyan. Meron kang mga source document, no? Yun nga, yung petty cash voucher. May attachment lang yung mga voucher na yan kung saan ginamit. At sa oras na mag-replenish ka, doon ka lang magde-debit ng expenses, tapos credit yung cash in bank or cash, no? Depende kung saan kukunin, no? Yung cash in bank kasi nga, check yung i-issue dyan para sa petty cash custodian. Di ba? Ganun ang nagiging ano natin dati sa petty cash fund. At yun din ang gagamitin natin dito kos ngayon. Para sa accounting for working fund. At yan lang ang hinahawakan, no? Yan lang hinahawakan ni sales agency na pera. Yung working fund. Kasi ang trabaho niya naman class ay magbenta. Hindi magbenta, no? Kumuha lang, no, ng mga customer. At yung customer ay bahala na si home office ng mag-deliver, no, para sa customer na yan. So aside from the working fund, no other cash is handled by the sales agency. Okay? So mamaya meron tayong ano, no, illustrative problem para sa accounting for sales agency. Basta sa ngayon, alam na natin class, no, ano ba yung pinaka trabaho na itong sales agency na yan at paano siya nagiging different kay branch. Malayo yung class, no? Actually, no, nakita nyo na ngayon, eh, yung pinaka-concept natin about sales agency. Konti lang halos yung ginagawa niya. No? Branch. So, number one, ito, no, yung kanina, sinabi na natin kanina. Pagdating sa merchandise, pwede niyang kunin niya kay home office or from an outside supplier. May sariling inventory yan. Hindi niya na kailangan tumawag pa yung home office. Meron customer dito, bibili. Bentahan mo to, no? Hindi, hindi, ganun, no? Meron siya sariling inventory, pwede niya bentahan na kagad yun. Makes the usual warranties with respect to quality and makes collections of accounts receivable and functions in most respect as an independent business unit. Tandaan niya, class, independent business unit yan. Pero lagi niya pa rin isipin na kung titingnan natin siya as an independent business unit, lagi pa rin siyang, isipin natin, class, ha? Under pa rin niya ni home office. Ibig sabihin, isa lang talaga silang dalawa. Sa ngayon, humiwalay lang siya kasi impractical nga for the home office, no, na i-record lahat ng transactions, no, bantayan lahat ng oras yung branch. Pag nagbenta siya, hindi naman pwede na accounts receivable, credit sales, branch, no, hindi, ganun, no. Gagawan natin ng sariling records si branch. At dahil si owner ay gusto niyo rin malaman kung magkano yung mga combined, no? Combined asset, liability, equity, revenues, expenses, profit, or loss ng home office and branch. Kailangan lang natin gumawa ng combined financial statements. Halos i-add lang natin yung mga accounts dyan, yung mga amount, no? Ng mga accounts. Pero, no, i-note lang natin dito yung mga nangyaring inter-company transactions between the home office and the branch. At yung example nga natin kanina, class, pagdating nga doon sa billing of merchandise, no? At an amount, no, above cost, yung nagkaroon ng markup. Hindi pwede yun, no? Pwede yan kung na-realize na. Anyway, class, no, huwag nyo muna masyadong isipin yun, no? Binigyan ko lang ng konting idea about the transfer of merchandise from home office to branch, no? Pwede siya kasi at cost or at an amount higher than the cost, no, yung tinatawag natin na bill price. Okay? Anyway, class, no, diretso na tayo sa pinag-uusapan natin kanina na agency. Paano ba yung nagiging accounting natin dyan? Okay? Basahin ulit natin to, pero alam ko, meron na tayong alam dito, no? An agency is an incorporated entity in which orders are received. Orders are received and then transmitted to the home office for processing, shipping, and billing of merchandise. Okay? Ayan na, nakuha na natin na pag sinabing agency, class, taga-benta lang talaga yan. Walang sariling merchandise. Ano ginawa niya? Tatanggapin niya lang ang order
At anong gagawin sa order na yan? I-transmit kay home office. At si home office na ang bahalang magproseso niyan at mag-ship kay customer at syempre, i-bill ang customer. Okay? They do not have merchandise available for sale. But they maintain samples inventory. Okay? Wala siya sarili merchandise. Pero meron siyang tinatawag na samples inventory. They rarely collect cash from customers. No, ito sinabi, rarely. Pero minsan kumukolekta. Kumukolekta. Pero kadalasan talaga, class. Ha? Siguro pag hindi maiwasan. No? Pero ang ano yan, syempre dahil ang home office nagbenta, okay? Nag-build na merchandise, pwede rin siguro na ipakolekt. Sige, sales agency, pakikolekta na lang muna dito kay customer, no? Yung 100,000. O, kung talaga rin may iwasan, okay lang yun. Pero, syempre, ang normal talaga ay dahil ang accounts receivable ay dinebit natin doon kay home office, syempre, dapat doon din mag-debit ang cash at credit ang accounts receivable. Doon pa rin mangyari. Dapat ang collection. Since collections are remitted by customers directly to the home office, no, alam na natin yan. Ordinarily, the only accounting records required for sales agencies are for cash receipts and disbursements which are handled in essentially the same manner as a petty cash fund system. Okay, yan na pinag-uusapan natin kanina pa, class. So, dito no, halos ma-recall natin no, kung paano ba tayong ginagawa natin accounting for petty cash fund noon. Alam na natin yan eh. Diba, unang ginagawa dyan, establishment of petty cash fund, debit yung petty cash fund, credit cash in bank. Pag na-incurring expenses, wala muna. Pag na-replenish, debit expenses, credit cash in bank. Okay? Yun ang usual na procedure natin sa petty cash fund. Yun din ang ginagawa natin sa working fund dito. A working fund or revolving fund no, for the sales agency. Use of impress system. Impress system natin para sa agency. Usually adopted by the home office for the working fund of the sales agency. Alam na natin yan. Entries made by the home office depend on whether sales agency net income is determined separately or not separately. Nasa discretion na ni home office yan. Plus, kung gusto niya malaman yung net income ni sales agency, okay? Or wag na, kasi magbebenta lang naman yan. Okay, naka home office na yan. At depende net income, yung increase natin doon. Kasi kung gusto niya malaman yan, na syempre talagang normal lang na dapat lagyan niya ng mga label, yung mga sales, expenses, cost of goods sold, yung mga ganun, no? May in-specify natin. Kung gusto niya malaman, no? Kung magkano net income o net loss ng isang sales agency. No? Pwedeng sabihin na natin, ito for example, nagkaroon ng sales galing sa, ito, no? Biglang tumawag ng isang sales agency. Okay, yung home office, ito, meron tayong customer dito, 100,000 na magiging ano yan, no? Yung sabihin natin amount ng sales dito. So, pag gumawa siya ng entry para sa sales sa customer na yun, na galing kay agency A, for example, ika-credit yung sales tapos yung name ng agency na yon. Pag nagkaroon ng expense, ganun din, no? May label na para sa sales agency. Okay, ang purpose niyan ay para malaman niya lang kung magkano ang net income ni sales agency. Pag ayaw niya naman, no? Okay na, sige, wag na. Hindi na kailangan na mga ganyan. Okay? If home office wants to determine the net income of each of sales agency separately, it must maintain in the general ledger distinct no revenue and expense accounts in the name of the sales agency. Yan ay pinaliwalag natin kanina kasi. The cost of goods sold of each agency must also be determined. Ganun din. Lagyan nyo lang din ng ano, na label yan. So for example, pag nagbenta tayo, di ba, ang entry ganito. Debit accounts receivable, credit sales, tapos naka-specify sa sales agency. Yung COGS, no, yung cost of goods sold, ganun din. Lagyan nyo lang din ng COGS sales agency. Okay, alam na natin yan. Journal entry to record shipments to agency customers. Ito na. Ang nangyari dito, class? Si agency, tumawag na kay home office. Anong gagawin yung home office dyan?
Si home office ay ganito ang magiging entry. Depende ah. Kung perpetual or periodic inventory system. Alam na natin yan eh. Kung hindi para sa dalawang yan. So, for perpetual inventory system, ang entry, pareho lang din naman yan, periodic sa perpetual, eh, ide-debit talaga ang cost of goods or sales agency. Meron lang di pare sa i-credit na account. Di ba? Alam naman natin, pag perpetual inventory system, damay lagi ang inventory account. Kaya for perpetual inventory system, credit natin yung merchandise inventory account. For periodic inventory system, shipment of merchandise sales agency. Maki malilito class na kasi di ba sa basic accounting natin dati, pag periodic, pag nagkaroon ng benta, walang entry talaga para sa cost ng merchandise sold. Ang entry lang natin ay debit accounts receivable or cash credit sales. Hindi, dito meron lang konting dagdag. Pero hindi natin ginamit no, yung merchandise inventory account. Ginamit lang natin shipment of merchandise sales agency. Ito ay, syempre, alam na natin, eh, outflow ng inventory yan. Kaya nga naka-credit. Okay? So, ito yung gagamitin natin na account. Tama, mamaya, onin natin yan. Kapalit yan ng merchandise inventory. Basta ang purpose nito, pag credit natin shipment of merchandise sales agency ay para i-reflect ang outflow no of merchandise inventory. Okay? At the end of the accounting period, the account shipment of merchandise sales agency is deducted from the total beginning and purchases to determine the cost of goods available for sale by the home office for its own operation. So, ayun na. Eh. Ang mangyari class, parang ganito ha. Eh. Yung sinabi lang dyan, paano yan? Paano yung kaya tawag natin na goods available for sale? Goods available for sale equals, bali meron tayong beginning, inventory, tapos i-add natin yung purchases, okay? Tapos i-release nyo lang yung magiging shipments, no? Shipments of merchandise to sales agency para makompute natin yung goods available for sale, okay? Yung available for sale na yung class na. Ay, yun na, no? Alam naman natin kung anong available for sale na yan. So, yun lang yung sinasabi na sa statement na to. Ano yung class, no? Tuloy-tuloy na tayo dito. Tapos mamaya magkukumpit tayo ng income, no? Kung may problem mo kung nalagay dito pagdating doon. Basta dito, ano lang man tayo. Basic muna tayo, no? Na scratty problem for sales agency. Assume that Manila Trader Incorporated established a sales agency in Cebu. The revenues and expenses of the home office are recorded separately from those of the sales agency. Okay, yung kanina. So, ibig sabihin, ang pinili ni home office dito ay i-determine yung separate income ni sales agency. Kaya alam na natin, dapat may mga label yan. Yung mga account no, na gagamitin niya para kay sales agency. Moreover, operating results of those of the sales agency and the home office are determined separately at the end of each accounting period. The accounting entries prepared by Manila Trader Incorporated as a result of the establishment of Cebu Agency and the subsequent activities are shown below. Assume that the home office uses the periodic inventory system. Okay? Number one, a working fund of 10,000 is established. So, gato class na, bago natin basahin niya isa-isa, lagyan na kagad natin ng mga sagot na lagyan na natin ng journal entries. So, for example, paano ang gagawin nating recording para dyan sa transaction number one natin? Okay? So, number one, itong entry, no? A working fund of 10,000 is established. So, ang entry, debit natin yung working fund. Pero syempre, specify natin, no? Hindi natin pwedeng, kasi ganito nga, no? Gustong malaman ni home office yung pinaka-result ng operation. Kasi malaman yung profit or loss ni agency. Kaya lalagyan natin ang label kagad yan. Working fund Cebu agency. Okay? So magkano yun? 10,000 pesos.
credit natin plus yung cash account, no? Yung cash account. Okay, yung cash na, syempre, kasama sa kinawa yan, no? From the general cash ng home office. Di na kailangan yan, no? General cash yan. Di na kailangan lagyan, no? Baka mamaya, so isipin natin, cash Cebu agency, no? Hindi lahat, no? Okay, from general na cash yan, no? Ng home office. Diyan ang galing yung cash. So, yan. Next, number 2, ship merchandise to Cebu agency for use as samples 2000. Eto na. Siyempre, bago magsimula ng operation yung agency niya, kailangan niyang umawak mo ng samples, no? Hindi magiging agency yan kung wala man lang pan-display. Kaya, ang mangyari ay kailangan natin gumawa ng sariling inventory, no? Para sa samples. So, ganito ang pangalan yun, no? Samples inventory. Okay? Samples inventory yon. Lagyan lang natin ng Cebu agency. Okay? So, magkano yun? 2,000 pesos. Then, anong pagkatapos yung class? Kung debit samples inventory para ma-reclassify, yun na nga, no? Ma-reclassify yung inventory. From a normal inventory to a samples inventory. Hanggang lang natin, dahil periodic inventory system tayo, lahat ng inflow or outflow of inventory ay sa shipments, no? Shipments to agency. Basta sa oras na i-credit mo yung class, ibig sabihin, nagkakaroon ka ng outflow of inventory. Okay? Number three, ship, bill, sales orders from Cebu agency, 90,000 pesos. Eto na. Nagbenta na, no? Umorder si agency o umorder customer. Okay? Tinawag na ni agency kayo home office yan. Paano gagawan? Ng entry ng home office, yung pag-pill ng order galing kay agency. Yun na, no? Bentahan na yan. Kaya magde-debit na tayo ng AR. Debit AR, tapos credit natin yung sales. Cebu agency. Okay? Debit AR, credit sales Cebu agency, 90,000 pesos. Number four, cost of goods sold identified with sales agency sales. Okay. O yan na. Yung sa number 3, yung sales, magkano cost of goods sold noon? 60,000 daw. Kaya gagawin na lang natin ng entry yan. Na debit cost of goods sold. Tapos lagyan lang natin ng Cebu agency. Okay? Tapos, credit lang natin plus yung shipment to agency account. Ayan na. Magkano to? 60,000 pesos. Number 5, replenishment of working fund of the agency. Yung kanilang working fund natin na 10,000, paubos na. Kaya lumapit yung custodian niyan. 2,000 na laman nito. Sa nagamit yung 8,000, ito yung mga petty cash voucher. At yung 8,000 yan, syempre, kailangan replenish galing sa cash ng home office. At sa replenishment, dahil nakita mo din mga source document ng mga expenses na yan, kung saan ginamit, i-debit na natin yung expense accounts, no? O expenses na lang, okay? Kung ano may mga expenses na yan. Pero syempre, kailangan mo malaman na expense na yan ay para kay Cebu agency kasi nga kailangan mo malaman ng net income niya. 8,000 pesos. Tapos, i-credit natin yung cash kasi nga nireplenish, no? Dinagdagan ulit natin yung working fund. Okay. Number 6, closing of revenues and expenses of the agency. O, i-close natin lahat ng mga nominal account dito. Ano-ano yung mga nominal account dyan? Unang-una, yung sales ni Cebu agency. Okay? So, i-debit na natin yan. Ito, yung sales na to.
Ano pa ba? Hanapin mo ano, nominal account dito. Siyempre, igal lang naman ng revenue dito. Index na natin yung cost of goods sold. Alisin na natin yan. I-credit natin. Okay. Ano pa kayo mga pwede i-close niyang class? Siyempre. Next to cost of goods sold, yung mga expenses. Okay. Expenses. Yan lang. Di ba? Parang gagawa ka lang ng income statement dito na sales less cost of goods sold equals gross profit less expenses equals profit. At yun na, malalaman nyo na ang profit ni Cebu Agency dito, no? So, yung profit niya, maglalagay tayo dito na Cebu Agency Income. Magkano yan? 19 less 68 equals 22,000 pesos. At yun na class, syempre, ang Cebu Agency Income na yan ay i-close natin sa Income Summary Account, no? Kung gusto niyo shortcut, okay lang naman, no? Kasi ganun din naman yan. Pero syempre, para makita rin natin na Cebu Agency Income yan, eh, mas maganda dumaan pa rin dito. Pero ganito class, no? Ang purpose nito, para malaman natin yung pinaka-income ni, ano, may pangalan, di ba? Cebu Agency Income. Pero syempre, yung Cebu Agency Income niyang class, pagkatapos yung malaman na kung magkano income ni Cebu Agency, eh, dediretso rin naman yan, no? Sa income ni Home Office. At pag linus na natin yung Cebu Agency Income, eh, kailangan i-credit na natin yung income summary. Ang income summary na yan ay income summary yan, ha? O papunta na sa profit ni Home Office. Kaya, huwag kayong malito na, ba't ganun, no? Hindi nilang income summary kagad yun. Hindi. Dito kasi, parang step by step tayo eh. Inalam mo muna kung magkano ang profit ni Cebu Agency at pagdalaman niya na, idediretso na natin sa profit ni Home Office. Okay? Kasi income summary ay general account yan. Para sa lahat na yan, class. So, yun na. Yan ang accounting natin for sales agency. Okay? So, siguro na, sa susunod na mga discussion natin, meron pa tayo pang i-solve no, na problem para kay sales agency no, yung mas ano pang mga problem. Okay? So, ngayong class no, hanggang dyan lang muna natin i-discuss no. Hanggang dito lang muna yung discussion natin sa video na to. Part 1 pa lang ta kayo. So, next video natin ay konting concept muna ulit tayo sa accounting for branch operations. Sa ngayon, no, nakuha na natin yung idea about the home office and branch accounting. Alam na natin differences between sales agency and branch. At ano bin ang accounting natin, ano bin ginagawa natin accounting for the sales agency. Sa next na video natin, introduce na natin dito, no, kung ano yung branch, no, ano ba yung accounting natin for branch operations.